Coach Tab Baldwin muling ibabandila ang Pilipinas sa international laban sa malalakas na basketball team mula sa Amerika at Australia. At Kai Soto nagpaalam na sa Hiroshima at dapat nga ba siyang paglaruin ng SPP dyan sa PIBA kahit nga kukulangin yung panahon niya sa pag-iensayo kasama ang Gilas Pilipinas. Muling ang sasalang sa international basketball competition ng Ateneo de Manila para depensahan nga yung kanilang corona dyan kasi sila yung nagkampyon doon sa nakaraang World University Basketball Series kung saan pangungunahan pa rin nga sila ni Coach Tab Baldwin bilang head coach. 8 kuponan ang lalahok mga kabasketball dito sa World University Basketball Series kung 4 lang nung nakaraan, ngayon 8 na. At ang matindi dyan mga kabasketball, pumasok na itong isang kuponan sa USNCAA. Tapos nandiyan na rin yung isang kuponan dyan sa Australia, yung Sydney University. Kaya talagang mapapalaban ng gusto itong si Coach Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila kasi alam naman natin na itong mga kuponan dyan sa USNCAA, sa Division 1 pa to mga kabasketball, yung Radford University, saka itong Australia sa University of Sydney, alam naman natin na yung mga kuponan na yan ay talagang matitindi, mabibigat na kalaban yan. Kasi yung itong sa Radford, tiningnan ko mga kabasketball, malalaki yung kanilang mga players at asahan natin na mga athletic yan kasi mga Amerikano yung mga yan. Ganon din itong kuponan ng Sydney. Siyempre mga kabasketball, alam naman natin na yung mga Australian ay talagang physical yung laruan yan. So yun mga kabasketball, napaka-exciting na panoorin ito kasi nga i-represent ng Ateneo de Manila na siyang nagkampyon din dito nga sa kakatapos lang na season ng UAAP kasi kada bansa magbibigay sila ng representative dyan pero 8 kuponan lang yung naimbitahan dito mga kabasketball. At alam naman natin na kahit nag-iba na yung mga players kasi marami nang hindi makapaglalaro mga kabasketball, yung mga dating players ng Ateneo, iba na yung isasalang ni Coach Tab Baldwin dyan. Pero alam naman natin na matitindi pa rin, kasama na nga rin dyan itong si Mason Amos, no? At marami magagaling mga kabasketball itong mga bagong players ni Coach Tab Baldwin, kaya kaabang-abang to. Magaganap yan mga kabasketball dyan sa Japan sa darating na August 10, kaya antabayan na natin yan mga kabasketball. At kanina nga, formal lang nagpaalam itong ating pambatong si Kai Soto dyan nga sa Hiroshima Dragonflies. Nagpasalamat siya at nagbigay siya ng mensahe pero hindi katulad ni Kerry Blackshear, yung mga ibang teammate niya na nangakong babalik next year. Si Kai Soto hindi na, alam naman natin na may ibang pupuntahan si Kai at umaasa tayo na pagbibigyan netong SBP itong ating pambatong si Kai Soto na makapaglaro pa rin para sa ating Gilas Pilipinas dyan nga sa darating na FIBA World Cup kahit nga kakapusin siya ng panahon sa pag-iensayo. Hindi niya kakayanin yung 3 months, siguro mga isang buwan lang kasi alam naman natin na magtutungo siya sa US. Pero kung ano man yung magiging desisyon nitong ating pambatong si Kai Soto at ng Gilas, eh respetuhin natin. Pero ang sa atin lang, kailangan kasi ng malaking players nitong ating Gilas Pilipinas, si AJ Edu, sana makuha din nila, no? Si Kai Soto, para maging solid tayo kasi alam naman natin na ang pagpipilian lang sa naturalized player natin ay si Jordan Clarkson, unang-una dyan, at si Justin Brownlee. So hindi na tayo para kumuha pa ng isang big man na naturalized player kasi isang naturalized player lang ang allowed dyan sa FIBA. So yun mga kabasketball, antabayan na natin yung mga susunod na balita. Maraming salamat at God bless inyong lahat.